May kalaro kami sa binyan na pag nakaka-shoot siya ng bola o mahirap yung tier niya, sinasabi namin, wow. Tapos sasabihin niya, ay hindi, chamba lang. Nai-imagine ko lang. So naisip ko lang, siguro yung sinasabi niya yung nai-imagine, ay naiisip niya yung direksyon ng bola papunta sa butas. Actually, iba nga yung mga nakikipagpustahan, yung mga tirador, magugulat ka na kasanayan nila yung parang hinahagod pa nila yung tapete papunta sa object ball, papunta sa butas. So, pero alam nyo ba na yung imagination ay pwedeng gamitin sa direksyon ng puting bola? Kaya nga yung mga pro players or nasa tournament o mga tirador ay ilang beses sinisilip yung direksyon at angulo kung saan pupunta yung puting bola para perfect yung preparation. Kaya ang topic natin for today ay pinamagatang imagination billiard. So ito na yung video, let's watch this. Dito sa example na to ay pinapakita ko lang na kahit hindi mo sipatin o tingnan nyo lang mga angulo o tingnan nyo patama sa mga banda ay mapapahulog mo yung bola na yan because of experience. At alam mo kung saan babaksak yung bola. Pero maraming pwedeng mangyari na mukha nito. O pwede siyang ma-scratch o pwedeng mag-over-prepare dahil hindi mo nakalkula yung speed. Pero kung i-imaginein mo kamukha ng ginagawa ng mga pro players ang tagal nilang tirahin, tinitingin nila bawat angulo kung saan babaksak o dadaan yung puting bola, mas accurate siya at mapipredict mo kung saan babaksak yung bola by the use of imagination katulad nito. So po pwede mo i-predict o declare sa kung saan talaga tatamang mga banda yung iyong pamato. Kahit magagaling pro players ay hindi nagpapabaya at sinisilip o ginagamit ang imagination o yung visualization ng path ng white ball. Sa mukha nito, i-declare natin doon sa may tisa, yan, dyan, sa tisa, dyan babaksak yung white ball o dyan tatama. Ito po ay may kargang top right spin o si doon tumama. Pero sumobra sa speed pero okay naman siya sa preparation para sa 10. So this is repeatable, doon uli siya. So another try, tatansyahin na lang po yung speed. So ayun po, so top right po yung ginamit doon. So ganoon lang po, napakalaking bagay po yung pag-imagine yung path noong object ball papunta sa butas and at the same time yung imagination ng path ng angulo ng white ball. Silip-silip lang po. Okay guys, please don't forget to subscribe, like, and share para sa hindi pa ho nakakasubscribe. And more power po sa inyong lahat. Thank you!